Sa tanong na ano ang pagkakatawang tao at ano ang Kristo, masasabi na ito ay isang hiwaga na hindi mauunawaan. Oo. Ano ba ang pagkakatawang tao? Ano bang ipinagkaiba ng nagkatawang taong Kristo at apostol na ginamit ang Diyos? Maaari mo bang ipaliwanag sa amin? Sa katunayan, ang implikasyon ng pagkakatawang tao ng Diyos, ang Diyos ay nabubuhay at gumagawa sa katawang tao. Amen. Ang Diyos ay nagiging laman, nagiging tao. Amen. Ang pagkakatawang tao ng Diyos ay maaaring tawaging Diyos dahil siya ay may pagka-Diyos. Ang mga propeta at mga apostol, wala silang pagka-Diyos. Kung kaya't sila'y mga tao lamang. Bakit dalawang beses siya dapat magkatawang tao para gawin ng pagliligtas? Anong halaga ng dalawang pagkakatawang tao ng Diyos? Siya'y nagkatawang tao sa kapanahunan ng biyaya para lang sa pagtubos. Gamit ang pagpapapako bilang handog sa kasalanan upang tubusin ang tao sa kasalanan niya. Upang alisin sila sa mga sumpa at pagkundina ng batas. Ang ikalawang pagkakatawang tao ay sa paghatol sa mga huling araw at lubusang palayain ng mga tao mula sa pagkakasakmal ni Satanas. Nang maalis sa tao ang makademonyong disposisyon, palayain sila mula kay Satanas at makabalik sa Diyos. Amen. Sa mga tuwid, ang pagkakatawang tao sa mga huling araw ay tumapos sa kabuluhan ng pagkakatawang tao niya at tumapos sa plano sa pamamahala ng Diyos para sa pagligtas. Amen. Sinasabi niyong nagkatawang tao ang Diyos ng mga huling araw. Imposible ito. Tanging ang Panginoong Hesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Amen. Ang makapangyarihang Diyos niyo ay isang tao lamang. Paano nangyari ito? Ang paniwala niyo sa Panginoong Hesus bilang pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi mali. Ngunit naniniwala ba kayong ang Panginoong Hesus ay ang Diyos mismo? Nangangahas ba kayong garantihan na kung sakaling dumating siya muli ay makikilala niyong tinig niya? Ang mga punong saserdote at fariseo ay nakita ang awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng Panginoong Hesus. Kaya't paano kinalaban at nilapastangan pa rin nila ang Panginoong Hesus? Hindi ba dahil sa karaniwang tao lang ang tingin nila sa Panginoon? Sinasabi ng mga pastor na tao lamang ang pinaniniwalaan natin. Wala itong ipinagkaiba sa kung paano ang mga fariseo ay talagang kinundi na ang mga alagad ng Panginoong Hesus. Ang salita at gawa ng Panginoong Hesus ay hindi lang para makita ng tao na nagkatawang tao ang Diyos, kundi nang makitang tunay ang pagpapakita ng salita ng Diyos sa katawang tao. Isinasagawa nito ang lahat ng bagay. Amen! Sa gawa ng makapangyarihang Diyos, na kumpleto ang kahalagahan ng pagkakatawang tao. Amen!